Hello guys, for today's session, gagawa tayo ng application using Laravel and Vue. So first, we need to install the latest version of Laravel, which is the Laravel 8. Punta tayo sa site niya and make sure lang na nakapindot tong version 8.x kasi baka iba yung mapindot nyo dito and iba yung ma-install nyo. Let's name it Laravel Vue Sample. Hintayin lang natin na mag-install to. So, hindi naman to masyadong matagal, depende sa internet speed niyo. Yan, so natapos na natin yung pag-install. So, buksan natin to sa IDE na gagamitin natin. And yung gagamitin nating IDE is Visual Studio Code. Tayo. Laravel Vue Code. Yan. So, yan. Tingnan lang natin, palitan natin tong so setup natin yung setup muna natin yung backend ng ating application. So gagawa tayo ng job posting site na kung saan kaya natin mag-post ng job title and description and ilan yung vacant. So yun yung mga fields na kailangan nating gawin ngayon. Set up natin yung ating database. Laravel Vue. Gawa na rin tayo ng class. So yung gagawin natin, yung so kung nakapag-Laravel na kayo, alam natin na meron tayong pwedeng gamitin na artisan command. Yung artisan command para dito ay PHP make model tapos yung pangalan ng ating class. So for this case ay job posting. Note din natin na huwag natin lagyan ng mga S yung ating mga class kasi si Laravel automatically ginagawa niyang plural ito sa ating database. So, kapag nilagyan natin ng S yan, medyo magkakaroon tayo ng problema. Magagawa pa tayo ng way para matawag natin ito sa ating model. Meron namang way, kaso mas advisable na ang ating mga class ay walang S. So, lagyan natin siya ng mga attributes. So, lalagay ako ng M for migration, C for controller, and R for resource. Si resource ay way siya para malagyan na ng function ng ating controller like index, show, update, and maganda rin itong way para umonte ang ating routes sa ating pag-declare ng routes. So, tingnan natin, generate natin siya. So, mapapansin nyo na generate, model generated, migration, and controller. So, tingnan natin yung mga na-migrate, mga na-generate. So, tignan natin tong migration. So, makikita natin yung migration. And dito natin dadagdagan or imu-modify ito para sa ating mga fields. So, yung mga fields natin ay string for job name. So yung name ng job, string ulit for job description, kung ano yung description ng job, description ay lagyan na natin ng job para sure. So yan, job
para di siya nakakalito mamaya. Job. Job. So, integer para sa vacants. So, ito yung tatlong field natin na gagawan ng backend. So, para mo may guide to, kailangan natin gumamit ng PHP Artisan Migrate. Kaso, magkakaproblema to. Magkakaroon to ng error. Tingnan natin yung error. Yan, ganyan. Dahil kailangan pa natin mag-set ng default string length sa ating app service provider. App service provider and lagay natin itong schema default string and 191. So, si Visual Studio Code automatic niyang in-import itong schema natin. So, okay na siya. So, try na natin ulit mag-migrate and lagay tayo ng attribute na fresh para ma-migrate, magbura siya and ma-migrate lahat. So, yan. Na-migrate na. So, kung titingnan natin yung ating table at refresh ito, nandito na yung job posting and may mga kasama siyang ibang table built-in na na nilalagay ni Laravel. So, para sa ating controller, punta natin yung controller. Ito yung sinasabi ko kanina na resource. Kung bakit natin nilagyan ng attribute na resource para ganito yung kalabasan niya. Job posting controller. So, si Laravel, siya na yung gumawa ng mga functions natin. Eh, meron na rin siyang mga comment dito. So, kung hindi natin nalagyan ng resource attribute yung kanina, blanco to. So, magandang way siya para hindi na tayo masyado mag-type and other things. Import natin to sa ating routes. So, sa Laravel 8, new way ng pag-declare ng routes ay ganito. So, route. Kung sa Laravel 5.8, 6, and 7, ganito yung pag-declare natin. Resource. Tapos, string, job, postings. Tapos, yung controller. Nilalagay natin siya sa string. So, sabihin natin, job, posting, controller. Mag-error to sa Laravel 8 kasi binago na nila yung way ng pag-declare ng routes sa ating web.php. So, sa Laravel 8, ganito na siya. Job posting controller class, i-import yan ng aking IDE para mabasa siya. Ganito na siya ngayon. So, iba na yung way of pag declare natin. So, kapag hindi siya resource, ganito siya. Route. Sabihin natin get yung index, job postings. Yan. Lalagyan natin siya sa bracket. Job controller class and yung function index. Kapag hindi siya resource, ganito na yung way ng pag-declare ng route. So, tandaan natin yan. So, job postings. Yan, ganyan. And punta tayo ulit sa ating controller. Gawa tayo ng built-in. So, tingnan natin. Return view return view
job posting dot index. Sabi dito, meron siyang job posting na directory. Sa resource, views, gawa tayo ng directory, and index.blade.php. So, ito yung titingnan ni Laravel. H1, this is the index page. Serve natin yung ating project. PHP Artisan serve para mag-up yung ating website. Yan. So, punta natin route. Yung route natin ay job posting not found dahil may S. Job postings, this is the index page. So, meron na tayong index page. Lagyan natin to ng styles. Para mapabilis yung project natin, gagamit tayo ng Bootstrap. Bootstrap is a CSS framework na gamit na gamit ngayon sa ating panahon. So, maraming website yung gumagamit sa kanya, and mostly nakikita natin sa mga websites puro Bootstrap yung kasi napakadali niyang gamitin. Next is install naman natin yung views. Sa Laravel 8 or 7, nag-start tong Composer Require Laravel UI. And new way ito para ma-install yung views sa Laravel. Tingnan natin. So, type lang natin Composer Require Laravel UI. Required. So, nasanay tayo sa mga validation, no? Tingnan natin kung mag-i-install. Yan, nag-install. Yan, tapos na. Then, sunod nating i-run yung command na PHP Artisan UI View para ma-select natin yung view as our UI. Kasi pwede natin i-select yung React eh. And this time, yung tutorial natin ay para sa kay view. So, view yung i-select natin ngayon. Ang command ay PHP Artisan UI View. Sabi dito, please run in npm install and npm run dev. So, tingnan natin yan. I-run natin. npm install and npm run dev. Ayan, natapos nang mag-install yung view. So, makikita natin, nag-run dev na rin siya. Tingnan natin kung ano nangyari sa ating project. Puntahan natin to resource, welcome, job posting. Ilagay natin yung, so para magawa niyo yun, install lang kayo ng emmet para hindi hassle yung ganitong part, kasi mahirap pag ano, walang plugins na emmet kasi lagi ka magka-type. So, emmet lang, search lang dito sa ating extension. So, ilagay natin tong app.js sa baba. Script src asset yung ito sa public js app.js. Tingnan natin.
Tingnan natin kung nag-install. And ang sabi niya, wala raw app na ID. So, maglagay tayo ng ganyan. Naglagay tayo ng app ID. And tingnan ulit natin yung project. So, wala na tayong error. And lagay na rin natin yung app.css. Para malagay yun, gagamitin lang ulit natin yung asset na helper ng Laravel. And css app.css. Yan. Try na ulit tayo maglagay ng this is the home page. Yan. Kung mapapansin nyo, meron na tayong bootstrap. Kasi dito sa ating project, si Laravel, default niyang ini-install kagad ang bootstrap. So, makikita natin kung paano niya ini-install yan dito sa my webpack mix. And meron tayong SAS folder. And tingnan natin yung SAS folder. Sa SAS folder, makikita natin, okay, saan? Ito, SAS folder, makikita natin si app.css. Ini-include niya kagad si Bootstrap. Baguhin lang natin yung command natin kanina, npm run dev. So, gagawin natin si npm run watch para kada save ko, makikita ni Laravel sa view file natin na meron nagbago. So, automatically, i-compile niya ulit yung app.css and app.js. Yan. So, tingnan natin. Compile. So, ang next natin gagawin ay i-try natin ilagay yung sample component ito sa ating project. So, paano natin gagawin yun? Pupunta tayo sa index nito, sa index, and try natin i-import itong example component. So, lalagay natin yan dito. Lagay natin ng close. And save natin. Tingnan natin kung kaaga. Yan. Gumana siya. So, kanina, itong si example component ay na-import natin dito sa index plane natin dahil sa ganitong code. Yan na siya. Next natin gagawin ay maglagyan natin ng design yung ating site. So, gagawa tayo ng create pag-list and pag-show ng ating mga job posting and other things. Try nating lagyan ito ng navbar. Para medyo kaaya-aya ang ating site. Get bootstrap nav bar. Yan. Ito, meron na siyang mga template. Ito, kunin na lang natin itong pinaka-simple. Lagay lang natin siya rito. Palitan lang natin itong dark. Tingnan natin magiging itsura niya. Yan. Medyo okay na siya sa paningin ko. And maglagay lang tayo ng MB3 para mag-margin sa ibaba. Yan, mas okay siya. Maglagay din tayo ng div.container para sa ating mga elements. Yan.
Next is, gagawa na tayo ng ating component. Tanggalin muna natin itong component na ito. And, gawa tayo, job posting component dot view. So itong job posting component dot view, ito yung dito iikot yung buong project natin sa UI part. Then gawa na tayo ng skeleton ni view. Una ay template. Sa template, dito natin lalagay yung mga UI part. Sa script, okay, mali. Script, dito naman nakalagay yung mga logic. So, dito siya nakalagay. Dito nakalagay yung mga action, events, methods, data, and other things. So, kapag gusto natin maglagay pa ng additional style, styling, dito rin tayo pwede maglagay ng style. Sa part natin ngayon, hindi naman tayo gagawa ng ganun. Try natin maglagay ng lagi rin tandaan na kailangan nakarap sa isang div ang ating template. Bakit? Kasi magka-throw ng error ang view kapag maraming element inside template. So, we need to wrap it in div para makonsider niya na isang element lang yon. So, yun lagi yung ginagawa ko. Nilalagyan ko muna siya ng div para walang error kapag nag-run tayo. Lagyan natin itong gawin natin job h1 job posting list. I-import pala natin to sa ating app.js parang ganito. Job posting component and import lang natin siya, job posting component. Yan. Kung mapapansin nyo, nung nag-save ako, automatically nag-compile si view. So, yun yung power ni npm run watch. Oops. Index. Dito natin siya lagay na. Okay. Yan, papansin natin, meron na tayong first component gamit ang view. And na-import natin ito sa ating Laravel project. Next is, mag-design na tayo ng mga list for our, and gagamitin natin yung table element. And dito natin siya lalagay, job listing. Mukhang okay na itong ating UI. Next is, gawin natin yung
store function ng ating project sa backend. Sa backend muna tayo. Punta tayo kay job composting controller. At ang route at ang function niya ay ito. So tingnan natin kung ano pwede. For validation, gawa tayo ng request file. Itong request file, ito yung hihiwalay niya yung validation para hindi masyadong mataba ang ating controller. PHP Artisan make request job posting. I-run natin ito para siguradong may authorize tayo sa ating request file. And lagay tayo ng mga validation. Una ay yung job name. Required natin siya. Next is job description. Well then, and lastly, pay counts. Very quiet yan. Tignan natin kung ano yung spelling ng pay count natin. Pay counts, yes. Tama. So, tama to. Next is, naglagay na rin tayo ng billable sa ating Laravel. Job posting. Si billable, siya yung way ni Laravel na kung saan kapag pinasa mo yung request sa function na create sa automatically, siya na yung hahanap ng mga fields na yun tapos siya na yung mag-i-insert. So, si billable, kapag hindi mo nilagay doon yung field na papasahan mo ng data, hindi siya mag-i-insert. So, lalagpasan niya, i-skip niya. So, mahalaga na sa kapag gagamit tayo ng create na attributes ng model natin, kailangan nating malagay muna ito sa billable. Protected ang, paano siya ma-declare? Protected billable. And yung mga fields. So, puntahan natin ulit ito para mabilis lang. Tanggalin natin ito. Yan. Killable. Sa controller, paano siya tawagin? Papalitan natin itong request ng job posting request, job posting request, and tatawagin natin si create function job posting equals to job, lagay na natin sa variable kasi nagko-conflict sila. Pasa natin lahat. Posting. Return natin siya. In error. And return. Response. JSON. Message. Job posting. Has been
Successfully save. Pass na rin natin yung data para ito yung i-insert natin kagad sa table. Posting data equals to posting. Yan. Itong store function natin ay mukhang complete na. So, tingnan natin kung gagana to. Kapit naman na, gawin naman natin yung submit function ni job posting sa UI. And gagamit tayo ng view para dito. First is, lagyan natin ng model itong mga input natin. Si model, siya yung way ni view para makontrol niya yung mga element natin. So kapag nilagyan natin to ng B-model, makikita kagad dito ni view na, oy, kaya ko tong manipulate. Ito yung trigger ni view para makita na yung element ay imamanipulate niya. So ganito lang yan. B-model, pangalanan natin siyang form.job name. Lagyan natin lahat, no? Ito naman ay job description. Ito naman ay form vacants. Dito sa bandang baba, maglalagay tayo ng data. Return. Itong data, dito nilalagay yung mga data na kayang i-manipulate ni view. So para mas lalo natin maintindihan, itong mga form na ito, kailangan natin itong mga B model na ito, kailangan natin siya malagay dito para ma-access natin siya. So para gagawin yun, kailangan natin maglagay ng form. Lagay natin tong si job name. Ano yung default value niya? Null. Empty. Job description. Default value niya ay empty rin. Gawin lang natin null. And lastly, si vacant. Vacants. Zero. Dahil sa integer siya. So, nilagay na natin yan. Next is, gagawa tayo ng methods. Ang methods naman, dito naman nilalagay lahat ng events. Like click, change. Dito natin siya ilalagay para kapag nag-trigger tayo ng button, dito unang titingin si view para malaman niya kung anong function yung i-trigger niya. Maglagay tayo ng dito sa button at sa button natin. Maglagay tayo na at click submit. Itong si submit, kailangan natin siyang ilagay dito. And para ma-check siya, lagay na tayong alert. Alert testing. Nakikita nyo, na-trigger siya. Testing. Try natin i-console log yung buong form. Console.log this. Para ma-access siya, gagamit tayo ng this pa. This form. So, titingnan natin siya sa console natin. And lagay tayo ng mga data. Testing. Okay, hindi siya kumagat. Yan. Papansin nyo, meron na tayong data at nakukonsol na natin siya.
next is gagamit tayo ng plugin na Axios para mapabilis yung pag-request natin sa server. Paano natin gagawin yun? Axios. Built-in na kay Laravel ang Axios, so wala na tayong dapat i-install. And wait pa. Hanapin natin yung post. Ito. Post. Lagay natin siya dito. Yan, ganyan. So, console, spans, alert, success. And, ano yung route natin? Job posting. Job postings. Ano yung ating mga data? Lagay lang natin yung this.form. Tapos, yun yan. Pag-click natin, mag-request kagad to sa ating server and ilalagay niya kagad itong mga data natin and mag-response kagad siya ng success. So, kapag may error, magkoconsult log tayo ng error. And baguhin natin ito. Alert tayo ng something went wrong. And punta ulit tayo dito and oops. Tignan natin sa network kung ano yung mangyayari. Yeah, laglagay tayo. Nangyari. QA tester. Tester. Testier. Tester. Yeah. Testing. One. Success. So, nasabi, job posting has been successfully received. Mapapansin natin, titignan natin to, ito yung success part niya, and sabi dito, success daw. Kung titignan naman natin sa database, boom, successful na na-save. Tapos na tayo sa saving part, and ang next natin gagawin ay kailangan nating malagay or ma-insert yung data natin doon sa table. Paano natin gagawin yun? First, kailangan muna natin pumunta sa ating index para pag-load ay malagay kagad natin ng mga posting. So, posting job posting or compact job ops posting. Posting. Pagpunta natin sa index and hanapin natin to, maglagay lang tayo. Gagawin din natin yung props. Yung props para siyang sa React. So, kung nakagamit ka na ng React, parehas na to siya props ng React. Ang ginagawa ng props, pinapasa niya yung data from parent to child. So, sa part na to, ang parent natin yung index.blade.php at yung child natin ay yung job posting component. Ginagawa ng props, siya yung kumukuha nito from parent to child. Tingnan natin. Job postings. Pasok natin siya sa yan posting. Sa job posting, sasaluhin natin siya gamit ang props. Oops. Props. Posting. Okay. So, dito sa may body natin, gagamit tayo ng looping para ma-loop natin yung list. Hindi pala natin siya rectang gagamitin. So, gagawa tayo ng posting list dito. List.posting. Bakit natin itong ginawa? Kasi
hindi tayo pwedeng mag-add dito mamaya kasi ang gagawin na kasi natin mamaya, pag-add natin ng job posting, mag-i-insert kagad tayo dun sa posting. So, dahil prop siya, hindi siya pwedeng galawin. Gagawa tayo ng data na mag-hold ng mga posting at tatawagan natin posting list. Ito naman yung gagamitin natin dito sa ating body. Posting gagamit item pin posting. Medyo nag-error siya kasi kailangan natin maglagay ng key. At ang key natin na pwedeng lagay ay item.id. Yan. So, tingnan natin kung kaagad. Kumagat. QA. Yan. Galing na yan sa DB natin. So, pag-add natin, kailangan natin mapasok to doon. So, titignan natin yung posting natin. Yan. Ang gagawin natin, kailangan natin to ma-add this that yung kanina sinasabi ko, posting list, dito natin ilalagay yon. And para ma-push, para malagdag natin yun, kailangan natin gumamit ng JS function na push para malagay natin. So, JS function push and yung response. Response.data.data. Kasi kung mapapansin nyo rito sa return mamaya, response.data.message yung isa. Yung isa naman, response.data.data. Yun yung nag-hold ng insert natin. Kung mapapansin nyo rin, pinasok ko sa nilagay ko sa variable yung job posting create natin para makuha natin yung na-insert na data. Kaya dito siya nalagay. Eh tingnan natin kapag kung gagana. Job posting and manager. Manage team. Isa. Eh pag-click natin. Success. Oops, wala nangyari. And bakit? Ang error natin ay kailangan nating i-declare yung list natin to. Ang nangyayari kasi hindi makita ng view. I-declare natin ito. Paano yun? Gamit tayo ng cons bm post this para makita niya yung ating posting list. And ito ay bm. So try ulit natin. 1 2 2 2. Yun, gumana. So, yun yung problema natin. Kailangan natin i-declare yung this to BM para makita niyo yung posting list. And next natin gagawin ay pagka-add, kailangan natin itong mag-leap para magawa yon sa ating success. Makita kasi gumamit tayo ng this. Convert natin ito sa BM. Four. Magana. So, yun lang para sa ating saving function.